here. Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is not my usual content. So, kung gusto nyo lang ng math language logic lessons, just click right here sa I. May bagong mga videos dyan. Yung mga recent videos ko, panoorin nyo na lang yun. Kasi, iba tong video na to. Actually, nirequesto ng isa sa inyo. Well, manghigit sa isa sa inyo naman. May nag-comment din kasi dati sa video ko on packing tips. At saka, meron ding nag-message sa akin sa Facebook. So, may mga nagre-request kung ano daw yung aking skincare routine. Eh, medyo weird kasi hindi naman ako makeup vlogger, pero pagbibigyan ko kayo, kasi alam niyo naman, I'm here. I aim to please, di ba? Gusto ko lang mapagbigyan din kayo kahit papaano. So, I'll tell you what I do. Hindi ako sponsored ng kahit sino sa mga products na ito. Kung gusto nila, hopefully, mas maganda, di ba? Pero hindi eh. I'll just tell you what I use. Now, a bit of a disclaimer kasi kakatapos ko lang mag-film ng a series of videos for you guys kaya medyo nakapag-pulbos tayo today tsaka may lip tint tayo, no. I'll show you the products I use at saka how I use them na lang. Okay? So, before anything else, maghugas muna tayo ng mukha kasi nga meron akong may papulbos tayo. I actually have two types ng panghugas ng mukha. Facial wash, panghugas ng mukha. Tagalog daw ng term. Ang facial wash na ginagamit ko. Kasi actually, pag may nagko-comment sa akin, kahit si Lola, yung Lola ko, nakita kami last week sa review ng Mia, sabi sa akin, apong, ganyan-ganyan, ano nangyari? Parang maganda daw yung skin ko ngayon, tsaka blooming daw ako, ganyan-ganyan. May lola-bola naman ako ni Lola, no? Tapos sabi sa akin, anong ginagamit mo? Honestly, ang ginagamit ko ay, ano, tulog at hilamos. Bakit? Kasi dati, nakakahiya to aminin ha, pero I want to be honest with you. I don't put a big parang primary kasi I don't put that much importance on how I look. So, kung nanonotice nyo lalo na yung mga lumang videos, lagi ako mukhang haggard. Hindi ko siya masyadong binibigyan ng importansya. Pero recently, parang na-realize ko, wait lang, ngayon lang yata ako nagdadalaga. So, late po ako nagdalaga. Mga 29 na ako nagdalaga. This year, 30 years old na ako, so kailangan ko umamin. May mga bagay na kailangan ng alagaan kasi kung hindi, alam nyo yun, mangangarag na lang ako forever. Tsaka, yun, hindi naman ako nagpapaganda or hindi ako naglilinis ng mukha dahil gusto kong mag-boyfriend or dahil anything else, no? Ang reason lang talaga is kasi, wala lang, kasi yun na yung tamang gawin kasi matanda na ako. Tsaka, I put off yung pagdadalaga ko for as long as I could, okay? Mas maganda lang kung malinis sa katawan, yun lang talaga yung goal. So, nagsisimula na ako maghilamos. So, dalawa yung ginagamit ko. In-alternate ko or depende sa mood. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko ha, pero ito yung una, Tony Moly na Clean Dew Lemon Foam Cleanser, binili nila ate nung nasa Korea sila, so may office mate yata siya na nagsabi na maganda daw to, so bumili sila for the house, kaya lang hindi na kasi masyadong marami. Nahihiya naman ako kasi nakikigamit lang ako. So, hindi ko na siya laging ginagamit. Pero nung mga around July, August, usually, ito talaga yung ginagamit ko. Nasa CR kasi namin. So, brightening. Actually, titinan ko kung makakabili ako ng ganito para magamit ko siya uli. Pero yun, panginis lang siya talaga ng mukha. So, panghilamos. Yan. So, nag-switch na ako kasi nga medyo, no, konti na yun nandyan. Ayoko namang ubusin. So, kumuha ko na bagong cleanser ko. Sa The Body Shop to, Body Shop to na seaweed na foam cleanser din. I like The Body Shop kasi natural yung ingredients, tapos cruelty free sila, so they don't test sa animals. Deep cleansing lang siya na seaweed. Yun, gel wash. Kasi hindi ako sobrang oily. Hindi din naman ako sobrang dry, so medyo parang combination type. Medyo sometimes I get a little bit oily sa nose at saka sa forehead, pero mostly hindi. Tapos sobrang dry naman yun dito sa cheeks ko tsaka dito sa may lip area ko. So, kaya combination. Kaya ito na lang yung kinuha ko kasi meron sila yung for oily skin, maraming ganyan. Pero ito yung wala naman masyado kaya I felt na safe siya. Deep cleansing din kasi nga, yun, nagpupulbos na rin ako kaya gusto ko malinis yung mukha ko. Itong cleanser na to actually malamig siya. So, pag naghilamos ka, ang lamig. Lalo na pag matagal ka naghihilamos. Kaya, yun, natutuwa rin ako sa kanya. Kaya lang yung consistency niya, sobrang watery niya. So, madali siyang, parang pag mo siya squeeze, saya mo na siya malaglag. Kasi pag squeeze mo siya, mauubos na siya. So, yun yung cleanser na ginagamit ko. So, on that note, maghihilamos lang ako. So, I can show you the rest of my routine then. Okay?
And so, nakahilamos na ako. What I do after that is I just clean my face with toner. Actually, meron ako nito. Ano to yung FS na makeup remover. Tinanong ko lang yung tao dun sa Watson. Sabi ko lang, paano po yung makeup remover? Kailangan ko na po muna makeup remover. Kaya lang, hindi ko rin siya lagi ginagamit kasi oil, parang oil-based siya. Tapos parang medyo oily. Tapos mas hindi ko siya type. Eh, hindi naman ako nag-eye makeup kasi yun, hindi ako marunong at saka ayoko rin. So, hindi ako, wala akong mascara, wala akong eyeliner. Kaya hindi ko naman siya masyadong nagagamit. So, ginagamit ko lang siya pag kunyari nag- concealer talaga ako, tapos ayun, nag-blush ako, ganun. Eh, hindi naman usually, katulad kanina, ang ginawa ko lang is powder tsaka lip tint. So, hindi ko naman siya na ginagamit. Tapos, toner na. So, ang toner ko actually is from Nature Republic din. Nature Republic naman siya. So, yung aking cleanser body shop, tapos to Nature Republic. Mahilig tayo sa natural. ano siya, fresh green tea na toner. Tapos all skin type. Actually, ito, binili lang ng Munso namin for me. Sabi ko kasi, Munso, bilan mo nga ako ng something for my face kasi nga, naiikihan na rin ako sa face ko. Tapos, yun, binili niya lang to kasi for all skin daw, skin types. Tapos, yun, minsan na-use ako cotton pad. So, I actually bought this from Miniso. Isang set na siya ng cotton pads. Although, sabi kasi sa akin nila Raph, tsaka nila May. Hindi naman sinabi sa akin, pero sabi nila Raph, tsaka nila May sa videos nila. Pag toner daw, kinakamay na lang nila. Pero ako kasi, parang hindi ko pa siya masyadong feel na kamayin. Minsan kinakamay ko, pero usually I use a cotton pad. And, pag nasa bahay lang ako, hindi ako nag-makeup or hindi ako nag-powder, kinakamay ko na. Kasi, ibig sabihin, hindi naman nadumihan yung mukha ako, di ba? Pagkahilamos ko, kinakamay ko na yung toner. Pero pag kunyari kanina, nag-powder ako, tsaka nag-lip gloss ako. So, ginagamit ako ng cotton pad. Tapos, sa umaga naman, ginagawa ko rin kasi nagtotoner din ako pagkagising, lalo na pag nag-moisturize ako paggabi. Nagkakotan din ako pag ganun kasi, yun, syempre yung oil mo nung napinurduce ng mukha mo buong gabi. Kung kakamayin ko yung toner, di ba, sa kamay ko lang din mapupunta yun. So, doon ako nagkakotan. Yan, so ito yung toner ko. Tapos, yan, dyan lang muna siya for some time. Yan, so medyo tuyo na rin naman siya. Ito yung moisturizer ko. Katerno lang niya. So, sa pareho ng line sa Nature Republic na green tea. Emulsion siya. So, moisturizing for all skin types. Ito yung moisturizer na nagagamit ko. If you notice, madami pa yung moisturizer on tira yung toner. Kasi hindi ako nagmo-moisturize every night. Again, hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko ha. Pero kasi minsan, pag lagi ako nagmo-moisturize, nagkaka-breakout sa ako. Nag-oily yung skin ko. Katulad ngayon, meron ako actually yung mga patubong mga sumpa sa mukha. Actually, ang dahilan niyan kasi pag lagi akong puyat, nagkakaroon ako ng breakouts or lagi akong stressed. And itong huli kasi with all the events na tuloy-tuloy, so yung Horizon, yung Emus, parang every week na naman may ganap, lagi akong nagkaka-breakout ako. So kaya meron akong konting pimples ngayon. Pero actually, 2 weeks ago, sobrang clear niya. So, yun yung ginagamit ko. Tapos, I have an additional step. Kaya hindi ko pa nalagay yung moisturizer kasi I have this. I just started trying it out. Actually, 3 weeks ago. Ito yun. I'll show you. Nasa Kikai kit ko kasi siya. Ito yung Kikai kit ko. Mini version lang nung mga yun. Kasi sinasalin ko siya sa ganito pag nagtatravel ako. Para hindi ko siya dala-dala. Kasi ang laki ng bote, di ba? So, yan lang siya. I added this sa routine ko. Drops of Youth from the Body Shop. So, concentrate siya. Nakakatawa kasi Drops of Youth yung pangalan. Pero ang reason lang kasi is may mga spots sa skin ko na super, super dry. So, nakakahiya ang laki ng mukha ko sa inyo. Pero papakita ko na rin para makita ninyo. Ayan. Yung dito ko, sa may gilid ng nose, lagi yung dry yan. Tsaka dito. Ayan. Lagi yan nagda-dry. So, para nag-ano lang ako na ano ba yung solution dyan. Tapos sabi nila to use this. Nakakatawa lang kasi youth drops of youth yung nakalagay. Parang gusto kong bumata. No? Hindi naman ganun necessarily. Pero kasi nga, nagda-dry nga siya. So, hindi kinakaya ng moisturizer yun. Tapos yung box nito, naitapon ko na. So, hindi ko ma-ano sa inyo. Pero ang sabi niya kasi, parang overnight, ma-feel mo agad yung results. And medyo totoo siya. Actually, ginamit ko siya isang gabi lang. Pag gising ko yung parang feeling ko yung nakabanat yung mukha ko. Parang sobrang tight niya. So, naramdaman ko talaga yung effect niya. So, tinuloy-tuloy ko na lang din. Ito, hindi ko naman ginagamit everyday. Actually, yung recommendation na use niya is once a morning, tapos once a gabi. Pero parang feeling ko hindi ko kaya na ganun. Kasi medyo malagkit din siya. Ang amoy niya parang citrusy na, basta ewan, parang yung pabango ng lola. So, ang instruction is, basta patak-patak lang siya.
sasalamin nga ako, hindi ko nakikita, malabo na 'yung mata ko. Sorry ah, sasalamin lang ako. Yan, so lalagyan mo lang siya sa ulo-ulo. So isang patak diyan, patak dito, 1 or 2 drops daw. Hindi ko nga alam kung tama 'yung ginagawa ko. Tapos dito. Tapos yun nga, kasi I have problem areas dyan sa part na yun. Yun, ganun lang. Tapos, i-rub mo lang siya. Tapos sabi nila, upwards daw. So, upwards. Yan. Ang natutuwa ako dito kasi, napansin ko, kung napansin nyo, di ba yung sa, pinakita ko yung nose ko, hindi ganyan din dati, as in sobrang dry niyan. Ngayon, hindi na rin masyado. So, yun yung pinaka gustong effect niya. Parang, mas tight siya. Tsaka yung pores ko, hindi na rin siya masyadong nagsusumigaw. Hindi naman siya sobrang ganda, no? Pero, better na than before. Dati kasi medyo maghihiwalay na siya. Yung parang hindi mo na kailangan hanapin yung pores mo kasi kumakaway na siya. Ngayon, medyo hindi naman na. Yun, tapos, yan, ganyan lang. Hindi ko lang siya dyan. Tapos, pag kunyari, feeling ko medyo dry ibang parts, nadagdagan ko. Pero, mukhang okay naman na yan. Tapos pala, yung skin ko, kasi honestly, hindi talaga maganda masyado yung skin ko ngayon. When I was younger, hindi ko talaga problema ang pimples. As in, kaya nga spoiled ako eh. Kaya hindi ako natutong mag-skincare until sobrang late na in life. Hanggang ngayon pa nga lang ako nag-aaral eh. Kasi spoiled ako kay God. Kasi binigyan niya ako ng kilay, tapos binigyan niya ako ng maayos na skin before. Talagang hindi ako pimples. Di ba yung pag nag 15-16 ka, mag-breakout ka usually. Yung mga kaklasiko, talagang ang dami na lang ng pimples or nagkakaroon talaga sila ng pimples. Ako hindi. So, yung mga friends ako talaga na nagtatanong parang, anong sikreto mo? Ganun. When I was in college, tinatanong din ako lagi, anong ginagamit mo? Honestly, wala. Kasi tubig lang. Minsan nga hindi pa eh. Kaya lang talagang hindi kasi nagpo-produce ng oil masyado yung skin ko. Ang reason is because of this. Sobrang, sobrang zoom in na yun, no? Yan. Because of these, yan. I have these. Ito yung pinaka-oil deposits ng skin ko. Hindi siya nagiging pimple. Diyan siya nag-oil. Yan yung pinaka parang imbaka ng langis. Tapos sabi nung, dati pinakauterize pa nung younger kami, pero sabi nung doctor, hindi na rin matatanggal. So, tinanggap na lang namin na ganyan siya. Sabi, ang way lang daw is for it to be surgically removed. Tapos, mag-vegetarian kayo, hindi ka nakakain ng oil. Tapos parang ako, hindi pwede yun sa buhay ko kasi sap-sap ng chicharon, diba? Kaya yan, tinanggap ko na lang siya na ganyan. Pero ang tigyawat, hindi usually. Nagkakaroon ako ng tigyawat, if you notice, I have one here, na medyo patubo, tsaka here, na medyo patubo. Kaya siya nagkakaroon ng ganyan kasi, pag nag-iisip ako, I touch my face. Yun yung problema ko. Kaya nung nasa law school ako, tsaka nag-psych board ako, ang pimples ko dito, parang bigote, o parang balbas, dito. Kasi lagi ako nakahawak sa face ko. So yun, consciously, I just try not to touch my face, para lang hindi masyadong marami. After nung emulsion, meron siya actually yung kapares na moisturizer, pero dahil meron pa akong moisturizer dito, yun na lang din ginagamit ko. Binigyan din ako ng sample dun sa body shop. Ito yung itsura niya. Yan, kasi meron siyang partner na emulsion, pero hindi ko pa ginagamit lagi kasi wala, hindi ko type. Hindi ko type gamitin muna ngayon kasi marami pa akong moisturizer. So, yun yung ginagamit ko. Ito rin siya. Nilipat ko lang sa mas maliit na lalagyan. Inuuna ko yung travel na moisturizer kapag nandito ako sa bahay kasi yun, alam mo ma-inbox siya dito. Wala naman akong upcoming na travel so yun ko siya ginagamit. Tapos moisturizer lang. Bago rin ako nagme-makeup, ngayon parang primer ko na rin. Ang weird talaga na nagsasalita ako ng mga itong bagay. Ako yung mga may kalala sa akin siguro tawa na ng tawa ngayon. Dati, kasi diretso lang akong powder. Pero ngayon, ang ginagawa ko, para hindi na ako mag-BB cream, pag tinamad ako, nag-moisturizer lang ako. Tapos, after mga siguro 5-10 minutes ako, tsaka ako nagpa-powder. So, napansin ko, parang okay na rin yun kahit na hindi ako mag-BB cream. Hindi na rin naman masyadong halata yung mga pores ko. Ganun lang ginagawa ko. Kasi, ako kasi parang ginagawa ko rin sa math. Yung bare minimum yung minimum effort tayo, kung ano yung kailangan yun lang. Hanga nga ako doon sa mga matintindi yung mga skincare routine, no? I started watching AC's Life, so vlogger din si AC. Super, super lovable niya. Gusto ko nga siya mamite, nakakalungkot lang, nandun daw siya sa YouTube pop-up space one day, tapos wala ako nun. Sobrang nakakatuwa yung bata na yun. Bata talaga, parang tanda ko na. Ang haba daw na skincare routine niya, parang
kaya yata hindi ko kaya yun, yung mga 12-step routine, meron akong kilala 16-step routine, hindi ko kaya yun. Parang nasasayaman ako sa time ko. So, wala pa ako sa ganung sitwasyon. Kumbaga sa pagdadalaga, nasa ano pa lang ako ngayon, early 13s pa lang ako. Kasi natututo pa lang ako mag-powder. Kumbaga, hindi pa ako full-blown na dalaga. So, ang pagdadalaga ni Laika Maravilla, tong channel ko na subaybayan ninyo, wala nung galgal na galgal ako, parang pawisin lang lagi. Hanggang kahit pa paano nagpupulbos na tayo ngayon. So, yun. Ang, again, pag nag-moisturize din ako, ang focus ko usually itong gilid ng ilong ko. Ito yung laging nagde-dry. Yan. Tapos yun ha. Tapos ito, ilalim kasi, yan, nagde-dry din siya lagi. Okay na. That's what I do. Ayan. Tapos pag medyo ginaganaganahan ako, nag-facial, ano ba yun? Face mask. Nag-face mask din ako occasionally. Mga inuwi ng kakambal ko nung nag-Korea sila tsaka yung best friend niya. Nag-uwi sila ng marami. Tsaka minsan magpapadala kayo sa akin, yung ginagamit ko rin. Yun, pag ginanahan ako, siguro mga once every 2 weeks lang ko naaalala. Pero hopefully kapag hindi na masyadong busy with the review season, madalas-dalas na rin uli. Yun lang, ganun lang ginagawa ko. Tapos I try to sleep and eat on time. Medyo mas purposeful na ako dun in these past few days. So, ang talagang kalaban naman kasi talaga ng balat ay stress. Kung wala masyadong stress, hindi naman tayo, hindi din masi-stress yung balat natin. So, ayan. So, yun na yung skincare routine ko. So, sa lahat ng mga nagre-request, ito na po yun. Pasensya na kung simple lang. Actually, gusto ko rin subukan na magpa-test ng skin, ano ba talaga ang recommendation ng iba. Pero, for now, I guess, kasi matipid ako at kulipot akong tao, ubusin ko muna yung mga products na meron ako on hand. Tapos, kapag ubus na sila, che-check ko kung ano, na-try ko kung magpapapayo na ako sa iba kung ano yung gagamitin ko. Yun. Yun, that's it for now. Hindi ko naman sinasabi na yun yung gamitin nyo or yun yung bilhin ninyo. Hindi naman ako sponsored, no? Pero, para doon sa mga, for some reason, gustong makita ko ano yung ginagawa ko. Yun na po yun. So, thank you guys for watching. And if you want more videos na ganito, yung medyo personal, may mga questions kayo, yung merong nagre-request ng closet tour daw, anong laman ng closet ko, ipipila ko po yan, tsaka room tour, utang ko pa yan sa inyo. So hindi pa naayos yung room ko, hinihintay ko pa si Miss Gila, wala pa akong balita ng bago, although sinukat na nila yung room ko, hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa susunod. Yeah, so habang ganito pa itsura niya, i-room tour ko kayo soon, pag hindi na masyadong busy. Okay, ganun na lang. And thanks guys, and aja aja, kainyan. I'll see you in my next video, and bye for now.